Okay, great. Vita Morning. First Beta Plus, Luzon, Visayas, and Mindanao. Great Vita Morning. Elite Visionary Cotabato Global. Yan po yung grupo ko dito sa First Beta Plus. Ayan, kumusta po kayo? Okay, today is March 11, 2022. And today is already 5 p.m. Okay, ako po ngayon ay kasalukuyan. Ayan. Tinitake ko po yung snacks ko. Ayan po yung snacks ko. Wow, tingnan niyo nyo naman. Oh, ayan. Oh, ayan po siya. May, ano? Anong tawag nito? Ligid. Oh, di ba? At saka, ayan. Ito po yung, ano? Puto ito na gawa sa, ano? Ano ba ito? Kamuting kahoy. Ayan. At saka, siyempre, ito na ngayon yung iniinom ko na coffee, ang adult coffee. Ayan, subukan po ninyo. Napakasarap po nito. At saka, bukod sa lahat. Okay? Adult coffee ito. So, maganda ito sa mga mag-asawa. Okay? Na malamig na ang gabi. Pampainit po ito ng inyong gabi. Kasi bakit? Meron itong maca extract, horny goat, weed extract, grabe, you know, aswagandha extract, at saka with alginine. Okay, kaya ayan, i-research lang po ninyo ito sa Facebook, makikita niyo na po ito. Grabe, no? Napaka ano po ito, laking tulong, no, sa mga ayan, sa mga mag-asawa na may mapapalaban. Okay? So, yan po yung ano ko ngayon. Itong 8 Senses Adult Coffee. Ito po yung bagong coffee ng ating First Beta Pass. Okay? So, ayan ha. Ano ko muna. Timplahin ko muna. Kasi bagong coffee lang po ito. No? Grabe. Amoy pa lang. Ang sarap-sarap na. Okay? So, ayan ha. Timpla natin. Wow, grabe. Grabe. Coffee ang amoy. At saka ang maganda kasi, ayan, nandito po yung 5 power herbs ng ating First Beta Plus. Yung limang napakasustansyang gulay, no, na kayang protektahan ng ating kalusugan, nandito din po. So, healthy coffee po ito. No, itong 8 Senses Coffee ay healthy coffee. Okay, hindi katulad sa mga synthetic coffee na pwedeng masira ang organ ng ating katawan. So, ito po ay healthy coffee. So, makakatulong ito sa ating kalusugan. No harmful effect ito sa ating, ano ha, sa mga organs. Kaya, kung ikaw ay mahilig mag-coffee, so, ito na po ang, ano mo, no? I-take mo. I-recommend ko ito sa'yo. Kasi ang ating First Beta Plus product ay proven and tested na. 20 years in the market at marami na pong natulungan, no, sa ating kalusugan at higit sa lahat, no. Kung pag-usapan natin ang negosyo, marami nang gumanda ang buhay sa negosyo ng First Beta Plus, di ba? Mayroon ka ng healthy product at ayan, pwede ka pa maging wealthy. Okay? So ayan po. Dito sa First Beta Plus, no, sabi pa nga nila, okay, may topic po ako na gustong i-share sa inyo ngayon, lalong-lalo na sa mga grupo ko dito sa Elite Visionary Cotabato. So ito po yung mahirap mag-create ng grupo, okay, sa negosyong ito. At isa pa, pag ikaw makabuo ng grupo, ayan, ang dami namang challenges, no, sa pagpapalaki ng iyong grupo, pag-maintain ng iyong grupo, at paano mo maabot ang tagumpay sa negosyong ito. Okay. Kasi nakikita ko po na ayan, may mga leaders na rin ako ngayon na kung saan ay tinatahak na rin, no, ang First Beta Plus kahit ayan, wala na ako. No, kasi dito naman ang process natin ay duplication. Okay? So ito yung pinakamaganda sa First Beta Plus kasi maduduplicate ka. So, pag ikaw ay maduplicate, by the way, ha, inom muna ako. Wow, grabe.
sarap. Basta coffee ng First Beta Plus, masarap talaga yan. Okay? At bukod sa masarap, healthy pa. Okay? So, yun na po. Ginagawa na nila ang business even without uplines. Okay? But, minsan, mayroon tayong mga misinterpretation habang ginagawa natin ang negosyong First Beta Plus. Kasi, minsan, nandyan yung sabi pa nga, di ba? Bago ka magtagumpay sa negosyong ito, bago ka magtagumpay sa kahit anumang laban, no, ng tagumpay sa labas, ay dadaan ka muna sa mga pagsubok. Okay? So, ito na po yun, no? Okay? Minsan, ang ating network, ayan, dadaan tayo ng malusawan tayo, dadaan tayo na hindi tayo muna tsitsike, dadaan tayo na hindi tayo paniwalaan, okay? Dadaan tayo na, yun, balik ko ulit, yung attrition, no? Mawalan ka ng grupo mo, uli kaya yung grupo mo, hindi naman nila ginagawa kung ano yung tama at ano yung turo dito sa First Beta Plus. So, usually, yan yung mga unang grupo mo, no? Unang grupo mo, pangalawang grupo mo. So, hindi mo na yan ibibigay, no, ng Panginoon yung tamang grupo para sa iyo, kasi yun na nga, no? Maaring ititest ka muna. Ikaw ba ay talagang decidido, determinado na magtagumpay? Kasi ang tagumpay po, no, ay para sa lahat. Kaya lang, no, ang tagumpay ay pinipili, ginugusto at pinaplano. So, ibig sabihin, tatrabahuin. Ibig sabihin, ikaw ba ay deserving para magtagumpay? Yun po ang ano, definition ko sa tagumpay. Para sa, ang tagumpay ay para sa lahat. Okay? Kahit ano man yung ano mo, wala kang pinag-aralan. Okay? Bata ka, may kapansanan ka man, kaya mong magtagumpay sa kahit anumang larangan. Okay? Ang tanong, ready ka na ba? Handa ka na ba? Deserving ka ba magtagumpay? So, ang daming proseso na kailangan mong malagpasan. Unang-una, ugali mo. Okay? Paano ka ba, di ba, paano mo titingnan ang grupo mo, negosyo mo, paano mo titingnan yung kapwa-tao. Okay? So, yun po, no? Ang daming mga consideration. Pero lahat ng yan, dito, sa napakagandang negosyo ng First Beta Plus, ituturo yan sa'yo. Paano ang tamang pag-uugali na ikaw ay makabuo ng grupo at magtagumpay dito sa First Beta Plus. Okay, so yun na po yung ano, mga challenges. No? Malusawan ka, hindi ka susundin ng grupo, attrition. So ang pinaka-solusyon ko dyan, yan po yung tinatawag ko palagi na momentum. Okay, so ano po yung momentum? Yan po yung tuloy-tuloy mo na paggawa ng isang bagay na nakikita mo ng yun na yung tama, yun na yung gumagana na formula. Okay, so momentum ka. So, pag may na-discover ka na na isang idea na ito pala yung magpapalaki ng iyong network, ito pala yung pamaraan, no? Paano ka makabuo ng malaking grupo, tuloy-tuloy mo na yan gagawin. Kasi sa bawat araw na hinahakbang mo yung formula ng tagumpay, ang daming mga pagsubok, okay, na ikaw pagdaanan. Okay, nandyan na yung bukod doon kanina, hindi ka paniwalaan ng grupong napasali mo, ng mga dealers mo. Nandyan din yung ano, di ba? Yung katulad ngayon, may promo, hindi agad darating yung product. Okay? So, mayroon naman na ayan, ang apply mo, maaring mayroon ding ibang grupo na hinahataw. So, maaring ngayon, hindi na ikaw mabigyan ng oras ng apply. Mayroon namang diba? Mayroon namang upline, hinatid ka lang dito sa First Beta Plus. Okay? So, ang daming mga pagsubok. But all in all, ano yung sabi ko? Momentum. Diskubrihin mo kung ano yung tamang paggawa ng negosyo First Beta Plus. Unang-una, kasi maraming mayroon tayong natawag na major activities at saka minor activities. So, ano yung mga major activities na kung saan ito yung paraan para makabuo ka ng grupo? Ito yung, pag ito magawa mo, panigurado, ang tagumpay, hawak kamay mo na. So, yung major activities po, yan po yung activity dito sa First Beta Plus na kung saan ang kinakausap mo, okay, ma-prospect man yan, mga downlines mo, na ang topic nyo ay First Beta Plus. So, yun po yun. No?
unang-una talaga sa lahat is yung mga prospect mo, mga guest mo. Para i-present mo na ang negosyo mo na First Beta Plus, yan po ang major activities na dapat 90% ngayon, lalong-lalo na sa wala pang grupo, bumubuo pa lang ng grupo, nagpapalaki ng grupo, dapat yan ang ginagawa mo. Ano yung mga minor activities ng First Beta Plus? Yan yung pinaplano mo, yung mga lakad mo sa First Beta Plus. Okay? Yan yung ano ka, di ba? Naliligo ka, okay? Habang papunta ka pa lang, no? Doon sa paggawa mo ng negosyo ng First Beta Plus. Yan yung mga minor activities. Okay? Minsan, ang ginagawa ng iba, ayan, kinakausap lang yung kapwa dealer, buong araw, wala namang prospect na share ng negosyong First Beta Plus. So, ano ang nangyari? Ang ginagawa mo buong araw, minor activities. So, ang major activities, uulitin ko, lalong-lalo na, ang topic ko ay para sa mga wala pang grupo, nagpapalaki ng grupo, okay? At bumubuo pa lang ng grupo, 90% dapat ang oras mo, nandoon ka, kinakausap mo yung mga prospect mo, mga users mo, okay, mga new dealers mo, na ang topic ninyo, First Beta Plus. Okay, paano mo sila mapasali, presentahan mo kung gaano kaganda ang negosyo, yan po yun. So, momentum. Koy, momentum. Kahit anong problema ang darating sa negosyo mo na First Beta Plus, yun yung sabi ko kanina, hindi ka man painiwalaan, ang solusyon dyan, gagawin mo lang yung major activities. Tuloy-tuloy. Okay? Hindi ka paniwala ng kapitbahay mo, hindi ka paniwala ng kamag-anak mo, kakilala mo, kaibigan mo, kapatid mo. Okay? Balik ka ulit doon sa major activities ng First Beta Plus. Momentuman mo yun. So, tuloy-tuloy dapat yun. Araw-araw. Okay? Mag-escape ka lang kung halimbawa. Siyempre, during sa, may mga training. So, attend trainings. Kung may mga face-to-face na training, attend ka. Kung may mga Zoom training, attend ka. Pero usually, ang Zoom training ngayon, gabi lang natin ginagawa eh. Hindi naman yan umaga. Okay? So, ayan. Halimbawa, ang mga downlines mo, ayaw nilang gagawin ang First Beta Plus. Ayaw nilang mag-invite. Ayaw nilang kumausap. No? Ayaw nilang lumabas. Okay? Ikaw na upline, ikaw na gustong mabago ang buhay, ikaw na nanonood ng video ngayon, gawin mo tuloy-tuloy yung major activities. Ano ulit yun? Kumausap ng tao na ang topic First Beta Plus. Yan lang din po ang ginawa ko. Grabe, ang daming mga pagsubok. Ako, nung una, ano ang ginawa sa akin? Okay? So, nalusaw ang grupo ko. O, bakit? Kasi hindi pa naayos yung ugali ko. Pinapagalitan ko ang downline ko. Hindi ako nagtitraining. Okay? Kaya hindi ako na-duplicate. Nakabo ako ng malaking grupo. Yes, di ba? Kung ma-recall ko, grabe din ako makapasali noon, no? Kami ni Mrs. Nung kasagsagan nagpapalaki kami ng network, kahit kulang pa kami sa kaalaman, kaya naming magpa-entry ng 50 entries buwan-buwan. Pero ang hindi namin magawa, paano namin ma-sustain? Paano kami ma-duplicate? Iwala kaming alam eh. Kaya lusaw ang aming network. Pero dahil po hindi ko tinanggal yung momentum. Di ba? Malusawan man ako ng grupo, tuloy-tuloy ako sa hataw. Kausap naman ng mga tao sa labas, share ang First Beta Plus, entry na naman ako. Kaya hindi ka maapektuhan ng problema. Hindi ka maapektuhan anumang mga pagsubok. Kasi ginagawa mo yung momentum. Okay? Ginagawa mo ang major activities. Sabi pa nga nila, one is lost, millions is coming. Ako po, di ba? May isang basis na rin ako na ang grupo ko ay nasulo. Almost 800 dealers na wala sa akin. Di ba? Pero hindi ko yun inisip. Okay? Mismong upline ko pa ang gumawa nun. Hindi ko yun inisip kasi sabi ko, maring wala pa akong alam kaya nangyari sa akin nun. Ako, anuman mangyari sa network ko, hindi ko po sisihin yung, di ba, lumipat yung grupo ko. Okay? Yung prospect ko, hindi sumali sa akin, doon sa iba sumali. Hindi ko po yung sisihin yung mga taong, di ba, nagkuha sa akin ng grupo, nagkuha sa akin ng mga guest ko, prospect ko, bagko sisihin ko sarili ko. Ano pa ba yung kulang sa akin? Ano pa ba yung hindi ko alam? Bakit yung mga guest ko, prospect ko, sa iba, sumasama?
sa iba naniniwala. Bakit yung mga downline ko pumunta sa ibang grupo? Okay? Hindi ko sinisisi sila. Magko sinisisi ko ang sarili ko. Kasi natutunan ko yan na sa bangko ako. 5 years po ako sa bangko bago ako naging pulis. Sa bangko po, hindi po namin biniblame yung mga client namin na hindi magbayad kung kami ay nagpapautang sa kanila. Bagkus biniblame namin ang aming sarili, bakit kami nagpautang sa kanila. Eh kung hindi kami nagpautang sa kanila, hindi dapat, hindi sana sila na mag-fail sa kanilang pagbayad. Okay? So yun po yun. Dandala ko yan dito sa First Petapas. Hindi ka pwede magsisi sa tagumpay. Hindi mo pwedeng sisihin, di ba? Downline mo, bakit hindi ka nakabuo? No? Kasi ang mga downline ko kasi tamad. Kasi ang mga downline ko ayaw humataw, di ba? Sisihin mo sarili mo. Kasi bakit? Responsible ka sa tagumpay. Yan ang ibig sabihin yan. Pag sinisisi mo ang ibang tao, kaya hindi ka makabubo ng grupo, hindi ka kikita ng malaki, irresponsible ka sa tagumpay. Hindi mo pa naintindihan ang ano responsibilities ng tagumpay. So, yun po yun. Okay? So, malusawan man ako, buo ulit ang grupo. Kasi yung utak ko, wala akong sinisisi. Ako mismo. Okay, sige lang. Mawalan mo ako ng grupo ngayon, pero sa pagbuo ulit, di ba? Kalimutan mo, di ba? Kailangan madali kang mag-move on. Okay? Kalimutan mo na yung nangyari na nawalan ka ng grupo, pero ang hindi mo kalimutan, yung mensahe, yung wisdom doon sa pangyayari. Bakit nalusaw ka? O, nalusaw ka kasi pinapagalitan mo. Di ba? Mainitin ang ulo mo. Kaya yun, nawala ang downline. Okay? Nalusawan ka kasi hindi ka nagtuturo. Hindi mo alam ang Indio 1. Hindi mo alam ang Activision Training. Hindi mo alam ang Indio 2. Okay? Hindi mo alam ang workshop. How to start the conversation. Hindi mo maituro-turo yan. Pati pag-fill up ng form, ikaw pa lahat. So ngayon, nawalan ka ng grupo. So ano ang nangyari ngayon? Di ba? Nalusaw. So okay lang yun. Titingnan mo ngayon bakit nawala. At bubuo ako ulit, panigurado. No? Gagawin ko na ang hindi ko ginawa noon. Kaya nga may kasabihan eh. Kung alam mo ang isang bagay na hindi mo nagawa at kaya mong gagawin, sapat na yan para masolusyon mo anumang problema na darating sa buhay mo. Di ba? So, diskubrihin mo ano yung mga kulang. Kasi alam ko may kulang yun. Kaya hindi ka naging successful doon. Okay? So, momentum. Di ba? Malusawan ka man, ayaw gumalaw ng iyong grupo, pabibi ang iyong grupo, build ulit. Find another one. Okay? Huwag kang yung iba, nagahugot-hugot. Di ba? Pinapadaan sa Facebook. Kahit anong gagawin mo, walang hindi ka tutulungan ng Facebook. Kakahugot mo dyan. Walang mangyayari dyan sa hugot-hugot mo. Ang ihugot mo, ang hugot mo, minor activities yan. Ang ihugot mo, ikausap mo doon sa labas. Dami pang taong hindi alam ang First Beta Plus. Ang dami pang nag-aantay sa product mo para mapagaling sila sa kalusugan nila. Ang dami pang nag-aantay na gusto ring kumita ngayon during pandemic, dagdag kita para sa pamilya. At ang dami dyan na madilim na ang buhay nila. No? Halos pinatay na nila ang pangarap nila at nag-aantay lang yan na katukin mo yung mga bahay nila para buksan ulit ang pagbuhay ng mga pangarap nila. Okay? So, yan. No? Yan po yung ginagawa ko. No? Anumang mga pagsubok, momentum. Pansinin nyo, palagi ko na itong tinuturo. Kahit gaano pa kakapal ang harang, no? Kahit gaano pa kakapal ang harang na pader, no? Pag ang sasakyan mabilis ang takbo, kaya niyang lusutan yung pader na harang doon sa daan. Kasi nga ang bilis-bilis ng takbo. And that is law of velocity. Okay? Kasi ayan, kaya niyang banggain 'yan. Pero kahit napaka nipis lang sa harang sa daan, kung ang sasakyan, okay, kung ang sasakyan hindi nagalaw, hindi nag-move forward, hindi niya malampasan ang harang na napakanipis ng papel na ito. So ganun lang din po 'yan sa ating negosyo na First Beta Plus. Kahit gaano pa ka bigat ang iyong problema, kalaki ang iyong problema, di ba? Wala nang bigas sa bahay. Okay?
wala nang, di ba, ano ba yan, pambayad sa ilaw. Kasi nga, nagbabaytapas ka na eh. Focus ka na sa baytapas. Wala ka nang pamasahe. Walang-wala ka na. Kasi iniwan mo na yung dating trabaho. Kahit gaano pa kabigat sa iyong problema. As long na gagawin mo yung major activities na yun. Kumausap pa ng tao. I-share mo ang first metapas. Okay? Kasi alam ko, habang tumatagal ka na ginagawa mo yan, gagaling ka. Kasi lahat ng bagay po, kaya nating gumaling. As long na malaman natin, okay, kung paano ito gagawin. Diba? Walang pagkakaiba po yan sa pagdadrive. Bibigyan ka ng kotse, kung marunong ka magdrive, kaya mong dadalhin yung kotse sa malayong lugar. Kasi nga, marunong ka magdrive. Pero ang hindi marunong magdrive, bibigyan ng kotse, hindi yan makakarating kahit malapit lang. So, anong punto ko doon? Hindi pala ang problema yung sasakyan, yung kotse. Ang may problema, yung magdadrive. Walang pagkakaiba din sa first metapas. Pag alam mo ng first metapas, kaya bumuo ng group. Kahit saan ka dadalhin na lugar, basta may alam ka na sa networking business, bumuo ng grupo, makabuo ka. Okay? So kahit wala ngang suporta ng upline, makabuo ka kasi alam mo na paano bumuo ng grupo. Pero kahit pa suportado ka ng upline, no, ano ba yung gagawin pa sa inyo ng upline, mali-mali na ang gawa sa pag-support sa iyo, pero kung wala kang alam, hindi ka makabuo ng grupo. So, yun po yun team. 'Di ba? Yan na yung ano ko sa inyo, kahit gaano pa kalaki sa problema, malusawan ka man ng iyong grupo, mawala man ang iyong grupo, pero pag ikaw tuloy-tuloy mo ginagawa yung major activities, no? Yung kumausap ng prospect, downline, magplano, then action, okay? Yan po yung major activities dito sa ating first metapass. Okay? Yung wala kang sasayangin na oras. Ako noon, alas 4 gising na. Alas 10 na ako umuwi ng bahay. Yan po yung first 5 years na ginagawa ko ang first metapass. Hindi lang po ako full-time. All of the time ko po ginagawa ang first metapass. Kasi pag full-time ka, 8 hours mo lang ginagawa ang first metapass. Ako po, more than 8 hours. More than 56 hours a week ginagawa ko ang first metapass. Pag gagawin mo yan, kung ano man yung narating ko, yun na rin ang mararating mo. Ano ba yung narating ko ngayon dito sa first metapass? Tingnan nyo po, ito na po yung kinikita ko ngayon. Ito po yung check-in namin, March 4. O, tingnan nyo. Isang check-in pa lang yan, 22,000 yan. Halaga ng check-in namin March 4 kasi nag-multiple accounts po ako. Kami, ng aking pamilya. 7 check-in po ito. Halaga po nito 68,000. March 4 yan ha. February 25, o kakaingkas na ng check-in namin. Magkano ito? 65,000. So ito na ngayon yung kinikita ng aking pamilya. At ito na ngayon yung mararating mo pag sinunod mo yung mga sinasabi ko kanina. No? Na all of the time, aralin mo ang first metapass kasi dito, hindi ka dito mapapadali. Masushortcut yung mga pangarap ng pagkuha ng pamilya mo. Diba? All in all, pareho lang naman tayo eh. Nagsipag ka dyan, ako empleyado din ako. Nagsipag ako sa empleyado. Bakit? Para saan? Para sa pangarap. Pero nakikita po namin, 15 years na, walang pangarap na natutupad. At tandaan mo kapatid, walang empleyado na yumayaman. Kung mayroon mang yumayaman na empleyado, no, mabilang lang sa daliri, only 10% ng ating population. Kasi bakit? Sila yung mga higher ranking employee. Pero kung nasa baba ka, walang yumayaman po doon. Bakit? Maliit ang kita. O, maliit ang sahod ng isang empleyado. Kung maliit ang sahod, kasya lang yan para sa panggastos mo sa pamilya mo. Kung gusto mong yumaman, mag-resign ka. At focus ka dito sa maghanap ka ng negosyo na kaya mong kumita ng malaki. Ano yung malaki na sinasabi ko? 300,000, 500,000 monthly. At dito sa First Metaplus, ito, hindi na kayong bumababa ng 60,000, magkano kami? Diba? 4 na linggo ang isang buwan. 6, 12, 18. Oh, diba? 200,000 kami. Liit-liit yan. No? Malas-malas yan. Isang buwan. Yun po ang magpapayaman sa'yo. Yun ang magtutupad ng pangarap mo. 200,000 to 300,000 dito sa Perspetal Pass. Kasi, di ba, kung makikita nyo, pandemic ngayon. Oh, at least, kahit pandemic, may 200,000 ka isang buwan. Di ba? Worth it po, no? Na pinili ko ang Perspetal Pass. Okay? So, yun po yung nakita ko, no? Sa mga grupo ko. Momentuman mo. Kapatid, ang dami dyan na hindi pa alam ang first beta class. Pero, kung wala kang ginagawa, okay, di ba? Hindi mo ginagawa yung mga major activities, nandoon ka lang, nagmarites ka,
post hugot ka ng hugot sa Facebook. Okay? O, ayan. Ayan lang. Kung ano yung makikita mo sa Facebook, comment ka ng comment. No? Ang tanong, may bumabalik ba yan sa'yo? Ang tanong, di ba? Nakakatulong ba yan para sa pamilya mo? Yung comment ka ng comment sa Facebook na wala namang saysay, wala ka namang natutunan dyan. Hataw ka. Okay? Sabi nga ng Allah, pagkatapos natin magdasal, hanapin na natin ang rizki nasa labas para sa ating pamilya. Okay, di ba? Kasi ang cycle ng buhay, di ba? 0 to 20 years old, mag-aaral ka, 20 to 60, magtatrabaho ka, then 60 to 80 years old, mag-ano ka na, di ba? Retired ka na dyan, matanda ka na. Oh, so, yan ang cycle ng buhay. Pagandahin mo. As long na kaya mo, at lalo na dito sa First Metapass, okay? So, kung wala kang ginagawa, okay, wala kang ginagawa ngayon, no? Kulang ka sa business activities, wala kang business activities sa First Metapass mo, naku, kahit ang liit-liit ng problema ng grupo mo, kahit ang grupo mo, di ba, pinuproblema mo yung kulay ng power pack, oh. Bakit binaning ang kulay ng power pack? Malas ka sa, bakit yellow ang kulay ng power pack? Malas ka sa yellow? Dapat, ang ginawa yan, purple, oh, di ba? So, mga walang nonsense na mga issue, ginagawa mong issue. Kasi bakit? Ano ang katotohanan dyan? Tingnan mo. Wala ka kasing ginagawa. Sabi pa sa isang turo, an idle mind is a garden of sin. No? Ang utak na walang ginagawa ay nakakaisip ng masama. Okay? So, nandyan na yung turo. Okay? Ang turo, ang kaakibat niyan, ang plano, di ba? A dream is written down in a day becomes a goal. A goal broken down into steps becomes a plan. A plan backed up by action makes your dreams becomes reality. So kailangan may plano ka, actionan mo. Okay? So ayan, I hope na nakapagbigay ako sa inyo ng idea ngayon. So ito yung pinaka topic ko is momentum. Kahit anong problema na darating sa network mo, kahit mawalan ka man ng ano na pamasahe, bigas sa bahay, mawalan ka ng grupo, malusawan ka, ayaw mang sumunod ng grupo sa'yo, ayaw man nila mag-training, ayaw man nila humataw, ayaw nila mag-invite. As long ginagawa mo yung major activities na yun. Kung ayaw nila, ikaw ang gagawa. Kapatid, makahanap at makahanap ka ng tao, ng dealer, na katulad din sa'yo mag-isip. At hindi yan basta-basta ibibigay ng Allah. No? Kung hindi ka pa deserving na magkaroon ng grupo na yan. So ipakita mo. Kasi yung agila na hinahanap mo, dapat ikaw muna ang maunang agila. Kasi ang agila, nakipag-usap lang yan sa kapwa niya agila. Kaya maging agila ka. Huwag, di ba? Hindi na kailangan maghanap muna ng agila. Patunayan mo muna sa sarili mo na agila ka. Ano ba yung agila? Dito sa First Metapass, dito sa networking business. Yun, kaya mo na kumausap. Kaya mo na i-share ang First Metapass, even without upline. Kaya mo na maghakot ng entry sa center. Kaya mo na expose ng grupo sa iba't ibang business activities. Kaya mo nang magturo sa mga downline mo ng kaalaman na kailangan nila para ikaw ay maduplicate. Yan yung agila. Ikaw muna ang magpaka-agila bago ka makahanap ng agila. So team, sana nakapagbigay ako sa inyo ng idea. Yan lang po muna sa ngayon. See you on my next video. Panoorin niyo po ito, mga video ko, kasi yung mga video ko galing din yan sa karanasan ko. Wala po akong ibang sinishare dito bagkus kung ano yung ginawa namin dito sa First Metapass for 7 years. So, kita-kits tayo on my next video, Power Great Vita Morning.